So, nagpa-hearing test ka at ang inyong hearing test result ay nakasulat ay conductive hearing loss. Okay? Welcome to Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli at maintindihan palalo kung ano nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist na nakabase dito sa Singapore na gumagawa ng campaign tulad nito para maging informed kayo. So, nalaman mo na na meron kang conductive hearing loss. Ano ba ang conductive hearing loss? So, babalikan muna natin yung last 2 episodes natin na kung saan tinalakay natin kung paano tayo nakakadinig. So, yung ating tenga ay binubuo ng 3 parts. Ito ang outer ear, middle ear, inner ear. Na kung saan, kung merong disruption ng tunog going inside our outer ear papunta sa ating middle ear to our inner ear, most likely meron tayong hearing loss. Now, kung meron kang conductive hearing loss, ang kadalasang may tama doon sa 3 bahagi ng ating tenga, matatagpuan sa ating outer ear at sa ating middle ear. Okay? Sa outer ear, ano ang mga posibleng mga simptomas na nararamdaman nyo kaya kayo nagkakaroon ng conductive hearing loss? Paminsan-minsan, nagkakaroon tayo ng conductive hearing loss, lalo na kung ang affected part ay ang ating outer ear, pag gumagamit tayo ng cotton buds. Yung paggamit natin ng cotton buds, ang tendency is nasisiksik yung ating earwax na kung saan pwedeng ma-impede o maharangan yung flow ng tunog. Pwede rin naman, lalo na sa mga bata, na malalagyan siya ng foreign object na kung saan pag nalagyan siya ng foreign object, obviously, matatakpan uli yung flow ng ating acoustic signal o ng ating tunog at hindi effectively makakarating yung tunog papunta sa ating brain. Okay? Pwede rin naman na merong mga infection tulad ng tinatawag nating external auditory canal na maaaring dahil sa infection sa bacteria or pwede rin sa amag or fungi. Okay? Going to the next part of our ear na nagkakos ng conductive hearing loss, walang iba kundi yung tinatawag nating middle ear. So sa middle ear, ang nagiging problema natin or yung symptoms na kaya posible kayong may conductive hearing loss ay ang mga sumusunod. Pwedeng nabutas ang inyong eardrum, okay? Na kung saan yung flow ng acoustic signal ay hindi enough para ma-stimulate yung ating inner ear through our middle ear. Pwede rin na may tubig sa likod ng ating eardrum, okay? Na kung saan yung paggalaw ng ating middle ear bones ay hindi effective. Pwede rin naman na merong cholestatoma or pwede rin merong benign tumor sa likod ng ating eardrum na kung saan hindi effectively gumagana ang inyong middle ear bones, okay? Lastly, pwede rin na dahil sa trauma na disconnected o nakalas yung o na dislocate yung mga buto natin sa ating middle ear space. So, pwede rin na merong combination ng dalawa na kung saan mas effectively nagkakaroon ng o mas lumalala yung degree ng conductive hearing loss ng pasyente. Now, ano ba ang kailangan nating gawin pag merong tayong conductive hearing loss? Sa mga audiologists, ang first naming ginagawa is nire-refer namin kayo sa otologist. Okay? So, kung mapapansin nyo sa ating mga nakaraang episode, ENT lang sinasabi natin. This time around, magiging specific tayo sa isang otologist. O-T-O-logist. So, ang otologist ay ENT na specialized lang sa tenga. So, matatandaan nyo, ENT, ear, nose, throat. So, yung otologist, ang specific niyang tinitreat ay ears. Okay? So, nire-refer namin kayo sa otologist na kung saan yung otologist ay may dalawang posibleng gawin. Pwedeng bigyan kayo ng gamot tulad ng mga anti-infectives or antibiotics para sa bacterial infection o kaya sa fungal infection. Okay? Now, pagdating naman sa surgical point of view, pwedeng merong minor na procedure ang gagawin ng doktor. Posibleng tanggalin yung earwax, posibleng alisin yung foreign object na nakaharang sa inyong ear canal. Pwede rin na butasan ng konti ang inyong eardrum nang sa ganon yung fluid sa likod ng inyong eardrum ay lumabas. Okay? Nang sa ganon, pagbalik nyo sa ating clinic,
gawin natin uli yung test. Pag na-solve yung conductive component, immediately, ang magiging result ng ating test or kung naalis natin yung mga harang na yon, immediately yung ating test ay babalik uli sa normal. Okay? Kaya, ang pinaka-importante, kung makaka-experience kayo ng mga sumusunod, pain sa tenga, okay? Pagkakaroon ng discharge sa tenga, paghina ng pandinig, tinnitus, okay? At higit sa lahat, kung meron kayong insidente na kung saan inasiksik nyo o nalagyan nyo ng foreign object ang inyong tenga, mas mataas ang percentage na maaring meron kayong conductive hearing loss. Kung meron kayong conductive hearing loss, hanggat maaari, huwag na kayong mag-home remedy, okay? Lumapit na kayo sa isang professional, nang sa ganon ay malinisan, maalis, or magamot yung conductive or yung cause ng conductive hearing loss sa inyong tenga. Again, this is Sir Ero saying we will make disable able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Hanggang sa muli, paalam, bye!